Ito yung gagawin natin ngayon, guys. Mag-flooring tayo. Ayan. Bali, nakapaglagay na ako ng ano dyan. Mga tansi. Ayan. Ito. Nakapaglagay na ako ng mga tansi. Yung guide namin. Ayan, naglagay ako ng tansi para alam ko kung ano yung malalim sa mababaw. Tapos hindi pa kami nakapag-tamper. Ayan. Bali, ayusin pa namin ito mamaya. Tapos, dito ako kumuha ng guide, guys. Dito ako kumuha sa dating flooring. Dito. Ayan. Sumukat mula sa flooring, sumukat ako ng 1 meter. Dito. Ayan. Sumukat ako ng 1 meter hanggang doon sa flooring. Tapos, yun na yung ginawa kong ano. Palibot yan. Nag-level ko na yan ng 1 meter. Tapos, nag-drop na lang ako ng 1 meter. So, yun na yung kinalabasan. Bali, ayusin pa namin yung mga ano na yan. Mga bato na yan para ma-level din. Ang kapal nito, guys, yung magiging flooring nito is approximately ano, hindi yan ano, bababa sa 2 inches. Ayan, around 2 inches yung ano niyan, guys. Yung magiging kapal ng ano flooring na yan. Tapos mag-aano kami diyan, pupuruhan namin 'yon. Ayan, papakita ko mamaya sa inyo, guys, kung ano, papaliwanag ko kung paano pupuruhan 'yon. Ayan. So yun muna, tapos mamaya maglalatag kami ng bakal niyan. Papakita ko sa inyo mamaya. Ito na, guys, bali nakapag-start na kaming mag-flooring. Ayan. Yung mga bakal na linagay namin dyan, yung mga ano na lang yan, yung mga tira-tira. Ayan. May 9mm, may 10mm. So yun, ginamit na lang namin para ano, hindi masayang. Bali yung ano yan, distancing yan is nasa ano pa rin yan. 60cm. So yun, bali yan. Ano muna yan, bali rough muna yan. Mamaya, bubulihin ulit yan. Papakinisin. Saka anuhan, pupuruan gamit ng ano, radelang bakal. Update ko kayo mamaya, guys, mamayang hapon siguro pag ano, ipifinish na siya. Yan, hindi mo kasi pwedeng ipinish yan kasi basa pa. Hindi mo pa pwedeng lagyan ng purong semento. So yun, guys, update ko kayo mamaya. Yung mixture pala ng halo namin, guys, is ano yun? 1:5. Ayan. Limang kahong ano yun? Yung buhangin. Ayan, yung mixed gravel pero hindi masyadong malalaki yung buhangin. Ay, ang buhangin. Yung bato. Ayan. 1:5. Limang kahong ano, yung mixed gravel tapos isang kahon na, ay isang bag ng simento. So, yun. Bale, ito yung ginagamit namin kahon, guys. Ayan. 12 by 12 by 12 yan, inches. So, yun, guys. Ayan na, guys. Tapos na kaming mag-flooring. Bale, ano na lang yan. Bubulihin na lang ulit ng radelang kahoy mamaya yan, saka pupuruhan. Yun, yun na lang kasi gustong ipaano na mayari. Hindi na yan i-tiles. So, yun. Papakita ko sa inyo mamaya, guys, kung paano yun. Ayan, halos patapos na yung project namin dito. Ayan. Tapos, ito na yung sa bintana sa harap. Oh, lalagyan ng ano yan, sa pinakabukana. Lalagyan ng steel matting. Pero yung pinakalabas niyan, ano ba rin yun? Roll up. Ayan, hinihintay na rin lang yung pag-deliver. Siguro, mga 5 araw pa. Sa ano pa lang kasi. Kasusukat pa lang. So, yun. Tapos dito, dito sa may hamba, door jam niya. Babakpakin yan, panluluwagin ko yan pataas kasi ano yan, wala sa standard yan, gagawin ko ng 210 yan. So yun, 210 by 80 siguro yan. So yun muna, guys, dito naman sa labas. Sa labas, ayan na siya. Ayan. So yung pinaka harap niya, ayan, malapit na matapos. Mga ilang araw na lang siguro. So yun muna, guys, update ko kayo mamayang hapon kung paano ko pupuruan tong ano, tong pinoringan namin. Ayan. Papakita ko sa inyo mamaya, guys, kung paano.
yan guys, nakapag-umisa na tayong mag puro. Yan, na-applyan ko na yon ng purong semento. Yun, yung unang ginawa ko doon, pinuli ko siya ng ano, ng radelang kahoy. Yan, pinamilang ko niyan. So, ganun din yung ginawa ko rito ngayon. Pinulihan ko to hanggang doon sa maabot ko lang siya. Ayan. Yun, kung medyo tuyo na, kailangan mong gamitan ng tubig. Yan, tapos ulihin mo ulit para makuha mo yung pagkakalevel niyan. Ito yung pamamaraan nyo guys, kasi may iba't ibang pamamaraan. Yung iba kasi, inahalo na yung purong semento, yung tubigan yun, saka ipapahid na lang. Pero sa akin, ganito. Ayan, ina-actual ko siya sa ano, yung purong semento, i-actual kong isasaboy dito sa may flooring. So, yun. So, ang gagawin natin ngayon, yan, sa may na-applyan ko na, ay na-buli ko na, sasabuyan natin yan ng purong semento. Ito na siya guys, bale na anuhan ko na ng ano, purong semento. Ayan, ang gagawin natin, hihintay lang natin sip-sipin ng flooring yung purong semento, saka natin ano, gagamitan ng ito, radyalang bakal. Yun. Ito guys, napadaanan ko na yan ng ano, unang beses na ano, ng radyalang bakal. Pansin nyo, may mga ano pa yan, may mga butas-butas pa, saka magaspang pa yung itsura nya. So, kailangan nating madoblehan, sasabuyan ulit natin ng purong semento. Ayan, pangalawang saboyan ng ano guys, ng purong semento. Ayan, hintayin lang natin sipsipin ulit ng ano, flooring, bago natin radelahin gamit yung radelang bakal. Ayan. Tapos mamaya, pag natapos na yung ano, padaanan na natin ng radelang bakal ulit. Kung ano yung may mga butas-butas, yun, mga may imperfection pa, yun na lang yung sasabuyan natin ng purong semento. Ayan yung ano guys, pangalawa, padaanan na ulit ng radelang bakal. Kung pansin nyo, yan, konti na lang yung mga ano, yan, may mga konti na butas-butas na lang. Yan na lang yung sasabuyan guys. Yan. So, ganun lang kasimple magpuro guys. Yan. Ganun yung diskarte ko kung paano ako nag-finish ng pure cement sa flooring. So, yan guys, hope na may natutunan na naman kayo sa vlog ko na to. Please subscribe to my YouTube channel para sa mga hindi pa nakapag-subscribe yan. Hit nyo na rin yung notification bell, saka pa-like na rin. Hanggang sa susunod. Bye!